Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back by Bayin, isa sa mga OG ng Ancient Scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artist dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin, pero make it aesthetic. Makabayan, pero drip. Meron itong two colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plan. Adudu Karte! Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast episode 42. And today, sobrang solid yung ating topic and yung pag-uusapan natin dahil sobrang special na naman ng ating episodes. Episode tuloy kasi madami sila. Hindi yun, sobrang special na naman ng ating episode kasi may co-host na naman tayo. Kasama na naman natin yung occasional co-host natin sa podcast. And yung magiging guest natin, isa rin sa mga solid na kaibigan natin sa industry. And sila, mas focus sila sa wedding photography. And sobrang parang dito ko rin na-realize na talagang mahirap din pala maging photographer. And makikita nyo kung bakit, saan sila nagsimula, and dito nyo malalaman na kung paano sila kumilos inside and outside sa weddings. Without further ado, please all welcome Ralph Lee and Rob Jimenez. Yun! Kamusta? Kamusta? Si Derek, kakabalik lang ulit. Season 1, 2, 3. Ano siya eh? Suki. Ano ko to? One episode per season. So, ginawa nyo kanina? Wala kayong shoot ngayon, no? Wala. Medyo tambay-tambay lang tayo sa gedi-gedi. Ito si Ralph, si Derek, tsaka si Rob. Ano yan? Mga wedding photographers dito sa Philippines. And masasabi ko one of the emerging na talagang magaling. Hindi siya yung unusual yung kuha ng weddings, and kung makikita niyo yung profiles nila, ang linis, tapos parang yung kumbaga pang editorial and pang magazine style yung kuha. So ano masasabi mo, Derek, sa mga guests natin ngayon? Masasabi ko, may hirap mag-wedding pero kung hindi magkamayaman tong dalawa. Mayaman. Hindi pa wedding pero mayaman sa dalo. Nila. Grabe. Sige, sorry na kaibigan to. From the very start na nag-wedding ako, sila na rin yung mga kasama ko. So, tingin ko maganda tong kwento na to. Sobra showbiz, ha? Parang nakakapwede naman yan. Sobra showbiz yung sagot. So bago tayo mag-start, pakilala mo na kayo, Ralph tsaka Rob, sa ating mga listeners. Ayan. Sabihin na rin ko anong company or business. Studio or mga ganun. Right. Hello guys, this is Ralph Lee from Ralph Lee Photography. So yun, third background lang about this. I've been doing weddings for like 10 years na ata eh. Ayun, may tax lang tayo dito. Pagkakalapan natin nag-wedding pa lang. 10 years, no? Parang almost 10 na nga siguro. 10 years na. Magte-10 na ako sa July. So, ayun, medyo komplikada na tayo naglolokohan dito at naglolokohan ng mga ayun. Yan, si Robby, siya nang bahala mag-introduce sa sarili niya. Ayan, sige, Rob. Hi guys, I'm Rob. I've been a wedding photographer kaya for over
Pang radyo. Over 7 years na. Nag-start ako ng wedding photography way back 2017. Pero nag-assist na ako kay Ralph ng mga 2015-2016. Tapos, short story lang, may day job ako. Tapos, parang sobrang fed up na kasi ng 8 hours na job. Kasi nakakasawa na traveling back and forth. Parang work, bahay, sleep. Ganun lang yung routine. Tapos parang sabi ni Ralph, gusto na daw niya mag-hire. Sorry in advance, para may inagawan yata akong pwesto. Shoutout na lang sa'yo. Eman Ranara, shoutout sa'yo. Inagawan ata kita ng pwesto. Pero yun. Nag-start ako kay Ralph. Grabe, okay. Sige, Ralph. Tuloy mo. Anyway, ayun. Nag-start ako kay Ralph up until now. Nasa kanya pa rin ako. And this year, nag-launch na rin ako ng sarili ko. Hopefully. Lumaas din. Fingers crossed. Hopefully, yan. Pang Star Trek. Ilang. Iniisip ko, pre. Parang hindi ko na rin kaya bumalik sa normal job, pre. Like, 8 to 5. Parang hindi na kaya ng utak ko, pre. Tsaka puso. Parang gusto ko ng wedding palagi or yung parang orthos yung pasok mo. Yung oras ng pasok. Hindi sa'yo, may kay Robert na hindi nababalik sa mga day job talaga. Malaking factor talaga nung alam mo yung hawak mo yung oras mo. Yun nga lang, medyo mahabi ang hours natin dito. 12 hours, 13 hours. Hindi siya biro, to be honest. But the fact na nagagawa mo lahat ng gusto mo, parang sobrang relaxing lang niya eh. Sobrang food feeling niya for me. So yun, mas nai-enjoy ko lang yung ginagawa ko right now. Mm. Wala nang, parang walang maraw. Parang building, bibigyan ko eh. Bibigyan na sa gabi. Bibigyan ko. O, tingnan ko. Oh, okay na yan. Okay. So, unang tanong, sino yung pinakaayaw niyong supplier? De, joke. Yung nagkad. Robby Jimenez po. Robby Jimenez po. Noven Studio. Noven daw. Noven. De, ano, bago tayo punta sa ano, sa photography. Tingin ko naman, di naman lahat kayo photogs dati, no? Agad. Ano pa yung una nyo, pinursun nyo nun? Or ano yung course nyo muna? Si Derek, alam na natin kwente. Si Ralph, si Rob. So, yun, ako, advertising ako, advertising student ako before. So, it's more of graphics. Yung ginagawa namin, traditional na traditional, sort of ganun. But, parang, meron kasi akong isang friend na parang nag-invite lang sa akin before. Kasi dati doon sa school, doon sa course namin, it's more of parang 8% doon lahat babae. So, it's more of content talaga yung mga lalaki doon. So, it's more of, wala lang yung kasama ko na yun, wala lang siyang parang kasama pag nag-photo walk siya. So, parang na-invite lang niya ako. So, tinry ko. Pero, ang parang pinaka-goal ko lang talaga when, nung nag-aaral ako mag-photography before was to just shoot sports lang. Because, okay. So, ako ng, sobrang fan kasi ako ng mga sports eh. So, parang ako lang manood ng sports ng libre. The same time, nag-shoot lang ako. Ang ganda kasi nung pwesto mo nun eh. Parang kahit saan ko gusto pumwesto po. Courtside, upper box, lower box, kahit saan eh. And, mas nafe-feel mo yung games kasi noon since sobrang lapit mo sa kanila up close and personal mo. Ayun. And then, parang nung nagawa ko na siya, I was able to do a few shoots before kay Solar Sports. Nagkaroon din ako ng opportunity to shoot Hollywood celebrities, something like that. Tapos na yun, nag-graduate lang ako. Parang sabi ko lang sa sarili ko na hindi ko na nakikita yung sarili kong pumasok sa mga corporate world, lalong-lalo na, dami ko napipinig ng mga horror stories packed in. So, ayun, research lang tayo konti online, doon ko nakita yung wedding. And sabi ko, sige, try natin, wala namang mawawala eh. Hanggang sa nakapasok ako dati sa dati namin, kung saan kami nakakilala ni Derek before. Ako naman, HRM student, graduate sa Chiangkai. Tapos, nagkaroon ako ng first job as an auditor sa may Makati. Layo, di ba? HRM, tapos auditor.
Pero ever since dati, pansin ko lang na mahilig na akong mag-picture-picture na ako na ano, using ang tawag doon? Film cam. Ah, nagsifilm ka? Dati meron kami sa family. Kaya galit na galit yung nanay ko kung ano-ano pinipicturean ko. Sinasayang ko yung isang rolyo. Parang siguro hobby na rin. Tapos, naghanap si Ralph din ng isang ano. Ako na yun. Abali, verse mong ano, gig kay Ralph talaga na nabato ka. Pero ever since like nung college pa si Ralph, nagtitesis pa lang siya. Masama na ako sa kanya. Nung dati kasi si Robbie. Days, mga ganun. Dati kasi si Robbie parang pabansang ano lang yan, kalad ka rin lang yan. Sa dati, tara, bilyar tayo dyan sa Bidakitan. Bibilyar kami. Saan tayo pupunta dito? Saan tayo ganyan? Tapos dati kasi hindi pa uso ways eh. So parang, kung saan ko pumunta, eh ako personally napaka-bobo ko sa daanan. Sa directions and everything. Si Robbie yung parang tropa natin na para maaatama before. So yan yung human ways natin before. So, doon, mas lalo kami naging mag-close. Hanggang sa yun, kung ano-ano na yung trip namin dalawa sa buhay, takasundo naman kami. Yun. Tsaka kasi, ano, just to give you a brief background lang, magkaklase rin talaga kami ni Robbie at magkakilala na kami since high school pa. So, parang, finis na kami magkaibigan. So, talagang, di ko rin alam kung paano namin natagalan yung isa't isa eh. Pero, gawin kami yan. Mukhang mapuputol na next year. True love yan, bre. True love na. True love nga eh. Sabi nga ni Robbie, meron nga siyang ibibitaw na mga salita ngayon eh. Wala. Ako ang umpisa, siya ang dulo. Tinalo mo si Moira. ano ba yung ano? Parang, ano yung mga unang first camera nyo noon dati? Una nyo na-try? Ako, Canon eh. Canon 500D ata yung naging camera ko before eh. Parang point and shoot lang. Just kit lens, ganun. Shoot lang. Kasi dati, plate lang naman namin dati sa USD. It's more of basic photography lang eh. So, doon talaga ito. Hanggang sa yung medyo nabibitin na tayo doon sa capabilities ng camera natin yun. Nag-upgrade na tayo to 70. Hanggang sa patuntalo na tayo sa brand. Hanggang sa, ayun, mga Sony na kami. But yeah, everything starts with 8500D na kami. Solid yun. Ikaw, ano ba yung ano? Si Robbie, film na agad yung sa'yo? Hindi. Kinakimama yun eh, before. Tapos, nung nagkaroon na ng nag-entertain digital world, parang Olympus ata na ano yun. Point and shoot lang. Parang mga high school pa lang ako nun eh. Tapos nung etong sa wedding industry na, hindi pa wedding industry, parang mga college days. Binili ko yung camera ni Ralph Lee, yung nag-upgrade siya, yung 500D niya. Tapos after nun, 6D na Canon, na hindi naman tumagal. Nung time na yun, nung binili ko yung 6D, start na ng pag-usbong ng mirrorless. A7 II. So, binili ko yung 6D, parang few weddings lang. Isa, dalawa lang ata. Nag-transfer kagad ako ng A7 II. Tapos ngayon, A7 III na ng Sony. At, kailan ka pumasok, Derek, sa buhay nila? Ni Ralph na nun eh. Parang kayo yung... Noong nagkakilala kami ni Derek talaga 2015 eh. So parang nag-roll kasi ako ng internet. Pinadala kami dati ni Boss Jay dati sa Australia para mag-shoot ng isang wedding. Pagbalik ko ng studio noon, nagkaroon na ng isang Derek shooter sa office eh. Sabi ko, kaya parang sobrang gulatan eh. Ayun. Hanggang sa, ayun, medyo mag-edad kami. Parehas kami ng mga trip sa buhay. Ayun, medyo naging ano rin kami. Nagkasundo din talaga kami. Alam ko kasi, pre, parang ikaw rin nagturo sa akin eh. Ikaw rin nagturo sa akin mag-edit, and then nag-help sa akin mag-produce ng portfolio para makagraduate sa pigging. Robbie, yun. Ikaw ito muna sa akin, Antol. Actually, ginamit mo lang naman ako nung para makapag-Australia ka, Derek. medyo.
Hindi naman. Kasi parang nagkataon nung... Siyempre, meron akong napalitan na photographer before na parang ako na rin yung sumalun ng trabaho niya. So parang, ganun din eh. Talagang, kung sino-sino lang din ba yung magtutulungan din doon sa loob ng studio, which is tayo-tayo lang. So, ay, nakakamiss din rin yung dati-dating office. No? Nakakamiss din yung kulitan, no, pre? Oo naman, lalo-lalo na doon ako, ano, yung kulitan din na pag-after office, mag-ultimately end ko na, kung ano, kaya namin sa buhay, papasok kami supermarket, nag-ine-enjoy na namin yung mga, kung ano mga trip namin sa buhay, hanggang sa, doon nga ako na, kasi na pa Star Wars eh, diba? Kasi, parang sobrang laki pa yung sa Star Wars. Ako, wala ako. Napanood yung Star Wars, Harry Potter, Lord of the Rings. Si Derek lang ang pasok sa akin sa Star Wars. So, ganun influensya ni Derek sa akin. No? Kala ko yung influence niya eh. Ngayon, nakakapal din ako eh. Ngayon, off cam na yun. Si Robby po. Kira-tik ko na namin si Robby. Oh, ako din. Sa, parang once in a while, parang hinahin ako ni Ralph sa studio niyo. And then si Robby, andun. So, same nga rin, same kwento lang din na parang easy to drive, easy to bibid. Siyempre, kahit bracket, ayun. Minsan, plastikan. Pero, wala, ganun talaga. Plastikan. Plastikan, guys. Badagas yung plastikan sa amin, ha? Ay, dito. Kaya magstaba lang pala. Kunwari, sasabihin mo maganda yung shot pero hindi talaga. Ganun-ganun sasabihin mo. Lagi nangyayari yun. Kaya ako nagsusungit sa Gedli-Gedli. Session na wala talaga kayong atraso. Sarili ko lang yung problema. Na-mention mo kanina, Ralph, yung ultimate limpo. Talagang dati talaga, yun na yung tambayan ng mga supplier. Oo, toy naman. Alamat na. Parang alamat na yun eh. Parang na-ano namin siya dati kila Kuya Dave, kila Toto. So parang, masarap din kasi yung wings eh. Tsaka syempre pag wedding supplier ko, parang dati ang hilig siya. Halos lahat mahilig sa anak. So parang, ayun. Tsaka kasi ano yun, parts parang, sa tabi lang ng office namin yun. Isang kanto lang ang trajectory namin. So parang... Ito yung maganda, pre. Lakad walking na. Distance. Oo, ang bilis magkakayaan dati yun. Tara. Walang parang pwedeng palusot na pwedeng gawin kasi nga isang tawid lang. Oo. Maganda pa lang yun. Na, ako hawak ko ang Bluetooth speaker ng Ultimate Dead pag nandun tayo. Hawak mo ang Bluetooth speaker. Nakikiconnect. Sino ang pinapayaman mo, boy? Wow, easy. Off cam. Di pagka ano, di ba nabanggit din ni Ralph kanina, hindi nga biro yung wedding eh. Parang sinabi niya 12 to 14 to 16 hours. Usually, kwento niyo nga, ano yung structure ng ano, ng wedding? Bakit ganun katagal? Kasi alam ng tao, pag nagwe-wedding, kala nila, ano lang yun eh, parang saglitan lang or ano eh. Recta reception. Yun lang yung naisip nila eh. Ceremony tsaka reception. Hindi nila alam yung preps. Yung hindi masyadong umattend ng ano ah, ng weddings. Tapos yun, dun mo makikita na sobrang haba pala talaga nung working hours. Kasama na yung travel. So, kwento nyo nga kung paano yung ganong nangyayari. Robby, ikaw na yan. Usually kasi, sa amin, kay Ralph, 5 hours before ng ceremony, kami dumarating sa preparation venue. For example, ceremony is 2 p.m. Darating kami dun ng mga 9 a.m. Tapos, pipicture na namin, like, details, the usual. Details ng church, details ng invites, yung mga susuot nila, gagamitin nila while they're prepping up, habang mini-makeupan si bride. Habang pabihis si groom. Yung, kumbaga, literally kung ano yung nangyayari doon sa preparation area, pinipicturean namin. Up until ceremony, magmamarch si bride, si groom, yung ceremony proper itself, tas hanggang post-nup,
yung magkasama na silang dalawa, photo of them together. Tapos hanggang reception, hanggang matapos ang reception, after party. So technically parang umabot siya ng 12 hours plus 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 plus. Ganun. Ito mga sabi ko lang, Len, ha? Yung 16 hours na yan, Tol, pag tropa mo kasama mo, hindi mo nararamdaman yan. Actually. Hindi mo nararamdaman. Oo, oh, totoo. Alam sa sumasagwan kayo sa parehas. Actually. Pag sumasagwan kayo sa may sabay. Hindi, pero may, pag ibang stranger sa tayo pumupunta, dun siya nakakaramdam ng pagod. Kasi, oh, yun naman yung... Hindi, joke lang. Ako ah, sorry. Yung mga hindi nakakasundong tao, tol, tingin ko lang. Tingin ko lang. Kaya para sa akin, naging kaibigan ko rin halos lahat eh. Diyan, di ko naman sure dyan, sigurado, parts. Sigurado ah. Pero baka pa natin yung tao kasi. So baka, alam mo na, you know. Hindi, pero ano eh, tawag dito, nung dito mo malalaman yung parang ibang feel talaga din tong wedding eh. Kasi ang nakikita ko dito nung ano, sumasama din ako, is kahit iba-iba yung weddings nung, ay kahit pare-parehas yung event na ginagawa nyo, iba-iba yung output kada wedding. Nag-iiba yung photos, nag-iiba yung theme, yung mood. Depende minsan sa personality, depende dun sa nangyari. Parang ano siya, kumbaga spontaneous na shooting, hindi siya yung parang kunwari sa editorials or sa magazines. Iba rin eh, parang iba yung preparation niya. Kumbaga pagka ano yung yun na yung moment, yun na talaga yung moment. Hindi na siya yung mauulit. So, ano yung masasabi niyo dito, yung parang gaano kahirap mag-capture ng once in a lifetime moment na ganun compared sa mga parang yung corporate shoots? Yun nga. Mahirap siya, to be honest. Like, kailangan prepared ka. Actually, hindi, let me rephrase it, hindi siya mahirap, pero kailangan lagi kang ready. Lagi kang on the go na parang yung mga moments kasi nangyayari like church, yung mga first dance, yung mga ganon, entrance. Well, yun yung parang genuine react na nangyayari. So, yun yung mga bagay-bagay na bilang ikaw, bilang isang photographer, di mo pwede siyang manuse. Dahil, ano siya eh, napaka-genuine yung nangyayari. Yung mga bagay-bagay na parang hindi, ang pangit niya pag ipapatake to mo. Oo. Pinaiyak mo ulit eh, no? Oo. So, parang, yun lang naman for me is more of the anticipation. Kung kailan ano tong moments na to. So parang usually ako, lagi ko rin sinasabi sa team ko na pakaramdaman nyo prior kung sino-sino yung mga tingin nyo may mga emotions and everything. Pakaramdaman nyo sila. Para at least hindi rin kayo as a photographer, hindi ka lang din nakababad lang doon sa na yon. So parang at least you can move around. Kasi for example, ako, pag nakatanga lang ako, nakaabang lang kayo, minsan nakakatamad, parang walang nangyayari. Kaya parang ako, parang sobrang kitikiti ko, na gusto ko kung saan ako. Kasi nga, mas tinitingnan ko rin sila kung reactions ba to and everything. Pero syempre, pagdating naman din doon sa mga ibang parts ng wedding, hindi ko rin naman pwedeng sabihin na wala din mga take two. Yung mga issue, mga family photos. Yun yung parang mga usual na parang post yan na i-direct mo talaga sila, something like that. Pero, other than that, pinaka-importante talaga for me is yung moments talaga during the ceremony. Oo. Kaya siya naging, kasi parang a lot of people may say na photo ka lang eh, click-click ka lang naman eh, lang naman. Yes, mabilis lang siya, mag-click-click ka lang, pero are you equipped enough with, you know, anticipation and knowledge during the exact very moment? So yun yung parang nagiging difference maker ng isa. So, you know, experience a little bit compared sa medyo baguan when it comes to them. Feeling ko yung difference ng parang commercial sa wedding. Yung wedding kasi di mo na pwedeng ulitin yan. Pag nawala pa yung files mo, di mo na pwedeng ulitin yan.
makukulong ka or magagalit sa ingredients. So, hindi naman sa pag-alit sa commercial, pero kasi pwede mo siyang ulitin. Hmm. Yun lang yung parang super tricky sa wedding na aside from, kuyari, alam mo na lahat, syempre, yung flow ng wedding. Syempre, yung parang tamo ng files din para sa couple. Yun din yung parang isa sa pinaka-importante yung mga kaya mahirap yan. And maraming niisip. Hmm. May nakita nga akong ano eh, yung reel. Ang ganda nga nung ginawa ni Ralph yung reel na sa ano yung walk ng bride sa aisle na doon na nalaman ng tao na ganun pala yung techniques or parang paano ginagawa, paano kinukuha. Yung parang habang ano nagwo-walk yung bride sa aisle, hindi mo siya dinidirek eh. Ano siya eh? Tuloy-tuloy. Continuous. Kaya dapat yung lens mo, yung shots mo tuloy-tuloy din. Makikita mo nagpapalit si Ralph ng lens. Wide, una close up, tapos nag-wide, tapos mag-close up ulit. Yun yung madidistinguish mo na experience yung photographer sa baguhan. Kasi parang, ang pangit naman kung puro tight, puro close up eh. Kailangan mo rin i-capture yung surroundings, kung ano yung scenery na dapat ma-imagine din ng couple na ito pala yung nangyari. Na ito pala yung nandito sa nakaupo siya dito nakita niya ako naglakad. Mga ganun eh. Parang kumbaga all angles yung pinapakita na doon ako natuwa kasi doon na appreciate ng mga tao kasi usually hindi naman nila alam yung ganun eh na ganun yung techniques or parang skill talaga ng photogs na pag tinignan mo yung output, ang ganda. Parang hindi maraming photog yung kumuha, pero iisa lang siya. Parang dun mo makikita na ano. Ang galing, ganun pala yun. Parang ganun pala use ng wide lens, ganun use ng close up. Diba? Yun. Yun kasi papasok yung lens, yung experience. Oo. Yun kasi papasok yung sabi ni Ian, 30 years combined experience. Yun yun. 30 years. Kasi tatlo kaming... Almost 10 years na eh. 30 years combined. Yan yung experience, siyempre. Experience. Kaya, alam mo na lahat eh. Alam mo na. So, more than 500 or 200, 300 weddings na yung shoot namin. Kaya, yun. Actually nga, si Ralph yung unang nagturo halos sa akin ng SDE. First wedding ko, si Ralph yung kasama, si Ron eh. Si yung dalawa eh. Oh, mukha namang wala ka namang natutunan sa akin na din. Di ba bagal ako mag-edit sa akin? Kasi nasanay ako yun sa office. Pangalawang edit ko pa lang yun eh. Kumbaga, binato agad ako sa on-site. Tapos, syempre, ceremony pa lang na ano ko, nasa reception na kami. So, si Ralph yung tumira nung SD nun eh. Parang, paano yung flow? Di ko pa alam yun eh. Wala talaga ako alam eh. Oh. Sabi ko, sino tatanungin ko? Parang ganun. Kasi pag ganyan kasi, parang yan din yung lagi ko sinasabi kila Rob. Kasi nga sila, kung gusto rin natuto ngayon mag-SDP. Kaya parang gusto ko sila ngayon para at least gusto din silang if ever dumating sa point na lumakas yung studio sila. Oo. Pwede rin nila mag-SDP on their own. Hindi rin kasi parang pwede ka rin kumasok palagi sa iisang tao or review select people na gagawa ng SDP para sa'yo. Kasi they're not always in the pool for that. Yun nga, kaya parang sabi ko na sa kanya, when you're doing this, isipin mo na rin sana kung paano yung and yung parang ano pa yung tawag doon? Yung parang kung paano yung end product mo. No. So, well, sinod ko to, kailangan may idea ka na ah, okay, gusto ko medyo black and white ito, gusto ko medyo ganito. Not necessary naman na parang when you're shooting, kailangan mo siyang i-chat down as a notes yung mga ideas mo niyan. It's more of pag nakita mo lang yung photo, okay, per like 1 hour, pag nakita mo siya, alam ko na kung ano ba doon dito. Because when you were doing the shot, meron ka ng parang end product sa utak mo. And I always tell my team na pag mag-SDE ka, it's more of isipin mo palagi, the longest na pwede mag-flash ka ng photo is 2 to 3 seconds lang. So, bakit mo i-stressin yung sarili mo na to perfect the single shot, the single photo na pinag-i-edit mo na pinag-uubusan mo minsan ng isang minuto, if 3 seconds lang siya or less ma-appreciate ng tao. Mm. If ever naman, parang, pwede mo naman siyang kulayan, not necessary na kailangan pulidong-pulido, pwede mo na lang siyang balikan after. Oo. Siyempre,
pagdating naman doon sa pag-layout mo ng photos to sa paano mo siya i-arrange, it's more of it depends sa'yo eh. Kung ano yung like kanya-kanya na to eh. Hindi subjective na kasi to eh. Na parang hindi rin naman siya isang way lang. Ako kasi personally, when I do my edits, when I do my slideshow, gusto ko parang may storytelling ako. Na I try to put other people para pag nakita nila yung sarili nila sa AVP, medyo na-amaze din sila. Pero sa nakikita nila yung sarili nila, hindi lang parang puro couple yung nakikita nila. So may mga counting naman din na when they do their SDEs, parang puro money shot talaga yung nilalagay. It actually, it's up to you. Pero lang naman yung approach yan eh. But at the end of the day, pares lang naman kayo ng end goal doon eh, which is to showcase yung trabaho nyo. Oh. So, so parang, syempre, yun lang talaga, speed lang talaga, practice lang ng practice. Iba kasi yung pag nagpa-practice ka rin ng mag-aral ka nag-SDE sa bahay mo, sa coffee shop, or yung iba siya eh. Iba siya doon sa pressure na naibibigay sa'yo on the day itself eh. Kasi doon may oras lang hinahabot. Totoo. Ngayon mo, hindi ka naman parang nakastuck ka na dito na pag umupo ka dito, hindi ka naglilipat-lipat eh. So parang maraming factors na nakikita yung mga, na hindi nakikita ng mga tao sa isang editor on-site. So akala nila mabilis lang. Pero it's very, very draining. Grabe pressure talaga. Oh. Yun. Kamusta mga mahihilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Dinato Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Kenzero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakulab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga mahihilig mag-drawing, including you! Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na iko-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Dinato Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na! Yun yung ano eh, parang doon mo makikita yung experience ng buong team eh, na magugulat yung tao na, lalo na yung mga first time makakita ng SDE, na mabibilib talaga sila eh, kasi ang pulido nung makikita nilang photos, kahit yung videos. Ano eh, kumbaga trial by fire tayo yung weddings eh. Ako nga, binato lang eh, hindi ko alam yung gagawin talaga eh. Pero yun yung mas gusto ko, yun yung mas gusto ko kasi... yun yung maganda first hand mo, tas pressure talaga agad. Kumbaga, kung doon ka nabuo sa pressure na ganun, tapos na-master mo, mani-mani na lang talaga eh. Kumbaga, kahit matutulog ka, kaya mong gawin yun eh. Tulog na pala. Yes. Oh, yan. Nangyari na ba sa inyo yung hindi umabot? Ako personally, parang awa naman ni Lord, never pa naman nagkaroon ng chance na hindi umabot. Pero, siyempre, earlier years natin, may mga parang hindi na rin tayo pulido na SDEs before. Like, basta matapos lang, kahit na hindi na maayos yung edit mo, hindi na rin masyadong maayos yung pagkaka-storytelling mo, basta umabot. May mga ganun tayong factors before. Pero, now kasi parang, personally, nakagawa na rin ako na parang sarili kong workflow during the shoots, kung paano ko siya gagawin. So, minsan, sinasabihan ko sila direct na minsan na shot medyo pag-alam nyo. Kasi yun, pagka ganun, kailangan ko ng time. Oo. Oras, pinapatagal ko and everything. Pero minsan naman, pag di naman ako nagsabi sa kanila, alam naman nila na medyo naka-pace ako na matatapos ako on time. So, depende yun talaga sa strategic mindset mo coming in sa shoot kung paano mo siya gagawin. So, at the end of the day, regardless of matapos ka na maaga, sakto lang, or late ka matapos, basta ma-play mo yan, job well done ka. Ano yung pinakamabilis na ano? Kunwari nasa reception, tapos ilang minutes lang yung ano pinalabas na. May ganun ba kayong experience? Kayo tatlo? Ano yung mabilis din? As in parang 30 minutes lang, ano na. Showing na agad. Final round play yan. May mga... Final round play yan. Wedding.
medyo eat and run talaga yan. So parang usually pag na-start yung reception, isang oras kailangan pwede ka na. So, pag mga ganong situation naman, ginagawa ko is, medyo ano na rin talaga ako, medyo humihigpit na rin yung selective, yung selection ko ng mga photos. Para mas less yung i-edit ko. Minsan kasi may nakikita ako na parang nag-edit pa. Usually pag nagpapalang ako ng mga lock or read ka ng ng mga photos, mga photos, yung mga stats ng mga photographer mo pinapalak mo sa kanila. Minsan kasi naging trigger happy rin lahat. Na minsan ang photographer, minsan mag-lock 200 shots. Si photographer B magtubla-lock na 150. Kaya ako mag-lock ako ng 100. Lumalabas sa parang 400 plus 500 plus yung i-edit kong photos. Eh, usually sa isang slide, 200, 300 lang naman ginagap. So parang, sa ganun, medyo repetitive na. I try to, you know, di ko na siya ine-edit, tinidil ko na siya agad just to mapabilis ko yung, ano ko, yung workflow ko. Yung sa ano talaga dati, wala eh. Walang lock-lock dun eh. Oo, wala. Tapos dati, umpisa pa reception. So, ano ba eh? Pero doon ka matututo eh. Talagang ano eh. Pressure talaga eh. Totoo yan. Sobrang hirap before. Pero up until now, mahirap pa rin naman. Lalong-lalo na napakadaming mga pakulo na rin sa mga SD, mga SX, FX, and everything. Totoo. But end of the day, photos pa rin speaks for itself. May mga ano ba kayo fina-follow na photogs na sa weddings muna? Na yung gusto, sabi nyo, ang ganda nung output. May naisip. Oo, lang yan, tol. Filler photo sa yan, repeat sa RJ na pinapalo. Ano? Visual folks, Ralph Lee, sa RJP lang. Tatlo lang. Oh, no, no, no. Wala, nakalimutan mo yung kay Weji, yari ka. Malakas na yun, tol. Malakas na yun. Malakas na yun. Hindi, kayo, meron ba kayo ano? Yung nabibilib kayo sa gawa nila? Kasi iba-iba yung branding eh. Iba-iba yung style ng photogs ngayon eh. Kanya-kanya din ng ano eh. Atake. Visual folks. Ron. Shoutout Ron Lalane. Oh, Ron Lalane. Shoutout sa inyo. Grabe kayo. Alien mga utak nyo. Okay, mag-event. Mga utang ina nyo. Saka sa kakakasal lang, Boss Joke. Good eve. Congrats! Congrats, boss. Okay. Ikaw, Ralph, sinong ano? Sila ano din? Siyempre, ano, parang sila Ron, yeah. Okay. I mean, magaling talaga. Tapos, siyempre, parang ako personally, I try to not to look at parang other photographers na rin. Kasi minsan, magagaya mo siya eh. Something like that eh. As far as I try to look at parang iba, parang tingin ako international, mga movies yung mga pinapanood ko, nakahanap lang ako ng parang mga inspiration. And syempre, yun nga, since marami tayong friends in the industry, meron at meron kang mga makikita na parang susubukan mo rin. So, not necessary naman na kukopay mo sila. It's more of, so try mo lang din siyang gawin para lang masabi sa inspiration siya, parang ganon. Pero, pero yeah, napakadaming magaling ngayon sa industry. It's more marami, of... Pwede na ng mga couples ngayon kung sino kukunin nila. Parang wala namang tapot sa lahat ng mga suppliers right now. To. Ano, yung ano dito, may na-imagine ba, ay na, naalala ba kayo yung best na wedding na ang ganda nung SD, ang ganda nung shots nyo? Yung di nyo makalimutan? Oo. Sa Bali. So, parang... Bali. Kasi parang... Noon pa parang hinihingi ko na talaga sa sarili ko, parang kahit yung Lord na parang gusto ko magkaroon ng isang wedding international. So parang nung binigay niya yung body talaga sa amin, talagang nagpalong-palo talaga kami lahat doon. So, ayun. I mean, up until today, parang parang kami mga peg ng photos namin from the Bali wedding. Oo. Ito yung ano eh, di ba... Pagka nag-uusap yung mga friends within the industry, ano eh, kilala to si Ralph sa ano eh, yung Chinese na photog. Sabi nila, yung Chinese. Ayaw! Sinasabi, gusto ko lang malaman, ano yung, para saan yung broken time? Kasi yung iba, hindi nila alam yun eh.
Usually, ang broken time sa Chinese wedding eh. Usually kasi, parang may feng shui na tinitingnan yung mga Chinese people. Tapos, kahit si Robby in-check yan, hindi lang halata. Chapsuy lang. Chapsuy. Si Derek, 100% Chinese na yan tayo doon sa bracelet niya. Bakit yung bata suot? Not cover! Pero kasi feng shui na tinitingnan na parang kung kailan yung parang pinakaswerte. Parang kung kailan magandang araw magpakasal and everything. So, minsan, medyo malabas dun na parang itong araw na to, maganda magpakasal pero kailangan 10 a.m. Usually, if parang given a choice, parang hindi naman siya kukunin ng kahit na sino eh. Pero it's just that parang yun lang talaga yung lumabas sa swerte para sa kanila. Eh, wala namang mawawala if isundin mo. So, ang pangat lang naman sa Chinese is ayaw ng tanghaling ayaw ng lunch reception. Kasi parang ang mga Chinese businessman dyan na lupas pa yung mga shops and everything. Bantay tindahan. Ano sa gabi. Kasi nga, inisip nila pagkagabi, mas maraming mga shop. Wala nang karado ng mga shop. Doon nagkakaroon ng ano, ng broken time. Ano. So, wala namang kaso yun for us. Kasi, broken time, yung mga hindi mo magagawa sa morning, marami ng time nag-awin sa after. So, win-win situation. Ano ang pinakamasarap na reception para sa inyo? Oo, ano yun. Pinakamasarap na reception. Siyempre, baby day. Baby day. Paano masarap na reception? Hindi lang sabihin, in terms of food. Food sa food. Pero well, mamaya sa ultimate, yung may ano, yung may bidet. Actually, gusto ko yung may bidet. Well, tama naman. Pero in terms of food, pre. Tingin niyo, pinaka-the best. Kay Bay Conanan. Ako nga. Tama naman din. Ewan ko ha. So, mabait kasi sa supplier, co-suppliers ang mga taga-tunan. Ah, okay. Sabi nyo. Fucker din yung mabait siya. Hindi sana mababasya ko ng iba. Si Bisu, pre. Sobrang solid sa supplier. Bisu. Oo nga. Friendly rin nila. Para nag-uutom ako. Black Current nilang juice? Yung tubig nila to na ako. Black Current yun, tol. Black Current. Oo. Oh. Ayun, yun ba yung may bulaklak? Oo. Ayun ba yung tawag dun? Hindi ko alam tawag dun eh. Black Current, tol. Sarap nga yun. San gawa yun? Tsaa ba yun? O... Hindi. Merong ako insider information dyan, tol. Ano yan? Parang tubig lang, tapos nilagyan lang ng syrup. Ng Black Current. Okay. Nakalambalik ako dun eh. Gusto ko eh. Tapos hindi mo kasi bumabalik-balik ka sa tubig na yun. Dola. Ano nga eh, parang... Eh, krumil naman, krumil. Siyempre, sa akin, pinamasap na nagpa-krumil. Actually, wala eh. Meron ba? Ako meron. Pati kasi para sa... Magtating pati sa... Sige, mo na, Rob. Technically, hindi siya krumil eh. Like, na, sa iba eh. Antonio's pre. Ah! Yung krumil ng Antonio's. Solid nga doon. Dalawa yun, tol. Dalawa yung na-try ko. Ano ba si dalawa? Ano yung beef salpicao saka yung... Chicken quarter leg na may mashed potato. Ooh, oh, yun. Napaano eh. Di ba talaga si Sir Rob? Di pa kami nakakakain ng Antonio's, Sir. Pang lead yata yung profile mo, ah. Anong di nakakain? Yun ang food na sa Antonio. O, ano? Ay, ito, hindi alam ng tao ito. Ano yung ano? Yung parang designation, yung role ng photogs. Meron lead, second shooter, third shooter. On-siter. Ano yung functions nun? Robby ko. Sa'yo na yan. Ha? Explain ko na lang role ko. Siya pala lahat yun. Hindi. Role ko na lang. Per role na lang. Sakto tatlo yung nandito. Tatlong itlog? Ako role ko sa team as of now third shooter. Third meaning ikaw yung backup. Ikaw yung tumutulong sa bride. Ikaw yung tumutulong sa lead photographer. So, parang
usually ang lead siya ang gagawa lahat. Siya ang magsa-standard, kadalasan sa kanya nakatingin. Mm. So ang role ng isang third lumayo sa kanya, technically. Lumayo sa kanya. As in, hanap ka ng ibang angles, kaya nagsushoot siya dito sa harap, punta ka sa kabilang side, or dito sa left and right, hanap ka ng silip. Mga alam mong spots na hindi usually pag-shootan ng isang lead, doon ka mag-shoot. Kasi minsan may tsamba kang magandang reaction, may tsamba kang magandang pose. Kumbaga parang sabay ka lang. Pero sa amin kasi, minsan, oh Rob, meron ka ba? May gusto ka ba dyan? Saka mo sasabihin yung parang, saka ka magpapadirect kung may gusto ka. Mm. Ganun. So yung lead, usually sa bride siya nag-shoot. Sa bride talaga. Kumbaga siya yung, sa bride kasi yung ano eh, maraming nangyayari. Maraming nangyayari compared sa groom eh. So yung second, so, Derek, sa ikaw naman groom. Derek. Second shooter. For me, as a second shooter kay Rarkley. Yun, more on sa groom side. Basically, mga parang same lang eh. Lahat ng standard and creative ng shoot mo sa grooms, ikaw gagawa din. Kasi, usually, ikaw lang mag-isa doon. Pero, yun, lahat iniisipin mo na rin on your own. Pero, so far, hindi ako tawa si Rack sa hats ko eh. Ang totoo talaga niyan, Pard, janining na sa'yo. Ayaw ka lang namin kasama talaga, kaya ka namin nilalayo. Actually, pre, parang doon naman din sa pala sa kote tayo, pre. Kasi sikat lang tayo dito. Kasi tayo. Oo. Ayun. Ayun. Yung sa role ko naman is, ayun, is most to yung talaga lead talaga the wedding. Kung ano yung ginagawa naman ni Derek sa Green Side and yung iba pang mga photographers namin na nag-lead ng Green Side sa amin. Tingnan naman siya. Pero it's more of ikaw rin sa shot call ng mga ibang bagay. Like for example, may mga kailangan like say troubleshoot and everything. Ikaw lata nga ha. Kasi parang ikaw lang naka-pumper. So yun siya. Parang yun lang yung parang for me yung difference lang nung role ko sa role ng lahat ng photo ng second, third, fourth shooter is ako yung mag-shot call. Ako yung although troubleshoot, ako yung haharap sa klaseng problem and everything. Pero for me, parang all roles naman, significant talaga siya eh. So, may mga bagay sa isang wedding na hindi ko kayang gawin na sila lang ang makakagawa. So, parang safest talaga would be 3. Pero if given a chance, gusto ko mag 4 photographers pero nakakabobo na sa onsite kasi napakadaming photos sa pumapasok. dami mapipili na titignan. Pero sa ano, sa yun nga, sa amin, kami, tulungan din talaga. Hindi lang naman sa aming tatlo pero sa ibang studio rin, yun din nangyayari. Tulungan din talaga yung nangyayari. Like, kunyari, ako, may kulang. Si Rob, yung sabihin ako, si Ralphie or si Ralphie, kulang ako, minsan sunok kay Ralphie or vice versa pa rin. So, yun ang maganda ng tatlong photographer or apat. Oo. Mas out ka sa wedding. May pasok ko lang, speaking of tulungan, parang kwento ko lang Derek. May one time, si Derek parang nag-card full sa marching. Yung tipong nag... Hindi, sorry. Hindi, pasok eh. Pasok sa topic eh. Yung nag-card full, biglang, alam mo yung titigal lang kayo ng co-photog mo. Bro, pasalo. Oo, talo. Okay, yun, ano. Parang nakatitigil namin ni Ralphie. Buti naglaki yung isa ni Ralphie. O parang muna lang ako. Saan nyo na? Sa ano? Sa sili. Makabalik naman agad. Actually, parang, malaking factor for me, ha. Ako personally, ha. Yun lang yung parang tingin ko. Napakalaking factor ng parang sobrang madalas mo nakakasama yung certain people sa team. Dahil na, sila James before. Up until now, sila Derek, kahit sila Ron, minsan, parang hindi mo na kailangan mag-direct sa kanila. Totoo. Alam na nila yung nila. It's more of magkatinginan na lang kayo. You know na yung ano yung mga kailangan ng isa't isa. And if kailangan ng tulong ng taong to during the current situation, alam na rin namin mag-adjust without, you know, saying anything pa.
din. Kasi yun lang yung... Kasi pag kami sa may mga bagong pasok sa team, syempre, bagong veteran, to be honest with you, bagong may mga bagong matayan na bagong bubunot ng photos para sa'yo, pero hindi nila alam yung galaw mo. So, it's more of, nangangapa sila na you have to brief them. Eh, minsan kasi may mga times naman na kami mismo, personally, pag sumasakay kami ng kotse, nagkagaguhan lang kami talaga, naglalaro-laro lang kami ng kung ano-ano ginagawa namin. Pero it's more of, hindi na namin pinag-uusapan yung trabaho coming in, papunta sa shoot. Kasi nga, magtatrabaho na tayo buong araw eh. Gusto ko muna si mga utak natin kaysa sa parang magiging work heavy na yung pagpunta pa lang natin work heavy na. Oo. So, hindi lang trabaho ulit, pati pagkain, matik na, alam na namin lahat. Pati pagkain, pre. Oo. Wala na, ulang team. Alam na yung pati orderin, pati yung mismong taga-McDo, kilala na tayo eh. Oo. Yung risk automatic, alam mo kayo nang pupunta. Kanina? Hindi na bal. Yan. Pero off cam. Yeah, Derek, may tanong ka ba sa kanila? Na... isip. Teka, pinag-order dun pa yan. De, pero sa broker, di ba usually matagal yan? Parang ilang oras? Minsan umabot 3 oras, 4 oras. Ano yung pinaka outside work na yung nagawa nyo sa broken time? Pagka broken time before, nakakapag-dampa kami. So may mga oras kami para mag-dampa kumakain. Usually, parang mag-charge siya mandala yung amount para sa damages na ano. Kasi syempre, kahit na sabihin natin wala namang work na nangyayari nun at broken time siya, nilalabas ko na yung team eh. Sinasayang mo yung oras namin. I'm not saying naman sinasayang technically nung couple yung oras namin. Because, pwede naman full day. Pero, syempre, marami pa kami pwedeng gawin. It's like, couple naging later yung whole time and everything. So, yun, I charge a certain amount. Tapos, yun yung parang pinakakait talaga na lagi. Kaya parang, ako personally, minimake sure ko palagi na yung team ko is laging well fed off. If given a chance, I'm like, may options, napakain sila, pinapakain ko sila. Because, mindset ko is, ayoko rin magutom pagdating shoot. Kaya yung, ano yung mga bagay-bagay na ayoko mangyari sa akin during the shoots, ayoko rin maramdaman nila. So, makain ko talaga sila. Kaya hindi naman medyo halata sa mga katawan natin. Hindi halata. May mga ano ba kayo, horror stories na parang nangyari sa inyo? Yung ayaw nyo na maulit, mga ganun. Recent lang. Ako reset lang, pero hindi ko sasabihin kasi baka mamaya magkaroon ng idea sa mga kopon ko. So, pero sa reset lang. Before, parang 2018, I had this parang horror story na sa kanya. Sony kasi, si Sony parang pag nag, parang emong ko, parang masyadong galit tata sa data recovery or anything. Na parang, habang nagmamarching ako nagmarching noon. Tapos, susut ako, parang hindi pa tapos mag-load ata yung card ko. Nahugot ko. Kasi mag-i-edit na ako eh. That was 2018. Tangina, nag-corrupt yung files ko and everything. So parang, ang problem noon was yung bride ko, attorney, lawyer. Yung groom namin noon, international, parang film something. So parang dalawa sila mabigat at marunong talaga sila when it comes to quality and everything. So ayun, umasa muna tayo sa parang screenshot lang from the video. Pero talagang ginawan ko ng paraan na para ma-recover yun. Good thing na-recover naman. Pero there are certain photos na mga basag na kalahati. But okay pa din, at least may mga na-save compared sa talagang totally wala. So ano yun eh, marching. From the groom, march, principal sponsors, secondary, bride opening, giving, lahat yung nawala sa akin. So, awa talaga ni Lord na nagawa ng paraan. Pero yun yung isa sa mga bagay-bagay na parang ako personally ayoko nang mangyari. Kaya minsan nagdo-doble ingat kami. Pero kasi minsan kahit na mag-doble ingat ka, minsan may mga sadyang malas na araw na talaga. Tulad nga ng ano ni Derek, kanyaan niya, kikay ka ng salam. Oo. Hindi ko na, blip na lang, blip. Ano? Di pwede sabihin yung word eh.
Alin ba? Come up. Ako, bitch. Di ba sa salam? Malas. Sa salam. Yung malas. 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 Ito sa akin. Ito nangyari sa akin yung kay Ralph Little na nag-error sa data recovery. Wala. Nawala. Anong ginawa ko to? Inulit ko, pre, yung walk, yung marching nung... Abuti na lang. Ang nasira sa akin is marching ng groom and up to kumakati ng Ninoy Ninang? Or basta Ninoy Ninang? Sabi kay Brian, nakuha ko. Nakapagpalit ako ng guard. Pero yung the rest nung kay Groom and Sammy sa mga Ninoy Ninang, wala. Inulit ko yun, pre. Pati kay Pila Groom, pinaulit ko yung walking down the aisle with the parents, pre. Inulit ko yun. Kaya pala nag-rapa. Hindi halata. Hindi halata. Speaking of ulit, share ko lang ulit. Experience namin kung daw ni Derek. Hindi. Reception na. Eh, kumakain na yung couple. Tapos na yung group shot and everything. So, wala talaga mangyayari na that time. Wala naman talaga eh. So, bumalik ako. Tapos na ako kumain ng dinner. Si Derek na dun sa ballroom. Sabi ko, ano tol, may nangyayari. Wala tol, balik muna tayo dun. So, bumalik lang kami sa holding area. Pagbalik namin ng reception, may kumanta pala. Guest ng couple. Walaan mong ginawa ng Derek. Ginawan niya ng paraan. Pinatayo niya ulit, pinahawak ng gitara, pinatayo sa likod ng couple. Sa kanya pinikturan. Gano'n. Hindi ba kinuha niya yung gitara? Pinicturan ko sa harapan, sa likod ng kokol. Hindi ka sa aming kokol. Alam mo sa mga pinicturan ulit? Sorry. Doon sa may microphone naman. Doon sa may microphone. Ang kumakanta siya. Okay, tutol. Ngayon, di siyempre pre sa akin naman, dapat talaga picture. Makuha ko rin lahat talaga yun. Kahit pinyari, ganyan. At least meron pa rin copy yung client. Hindi pwede mawala. Kasi ang isa ko kompleto rin. Parang mas nakakatakot sa ano. Dalawa lang. Parang mas nakakatakot sa video, no? Kunwari, hindi mo nakunan yung marching. Ako, wala ka. Parang hirap na. Hindi ko siya gawa ng paraan. Pero tingin ko meron yung paraan eh. Pero tingin ko paano. Hindi, kunwari, kinabukasan lang nila naalala. Hindi, no? Wala naman mangyayaring ganun. Kasi every time na may nangyayari sa video eh. Palitan ka agad ng card. Saka niyan, tol, parang usually dalawa yung nasa marching. Bagay, usually marching, oo. So, secured yun. Isang harap, isang gilid. CCTV naman yung bahay, okay lang. CCTV. Yung wala talaga yung nakuha, no? So, meron kang area na, no? Area perspective ka. Area perspective. Tapos gawin mo yung artsy, no? Puro lakas. Yeah. Puro artsy yung shots nila. Labo. Yung sa tawag dito, pagdating sa co-suppliers, dito kasi, syempre, kapaan din kayo eh. Pagdating, minsan di mo kilala yung supplier, minsan bagong supplier, minsan pausbong na supplier. Sino yung pinaka pinaka-trip niya? Hindi nyo. Andy trip, pero meron. Nuben Studio. Nuben talaga. Di, parang nung wala si Derek, iba yung sinabi ni Rob eh. Ay. Sa Nuben. Na-record pala yun. Sorry, hindi ko alam. Di, si, anong magandang parang sa tingin nyo sa wedding, pag nawala yung isang supplier na yun, ang hirap. Besides sa food. Church. Church. Hindi pwede. Masal sa Pari ako yung pastor. Pare. Oo. Kasi hindi gumagalo talaga pagka wala sila eh. Pagka late sila. Or as in, kung hindi dumating or sobrang tagal na. Minsan nakakaubos ng pera. Nakakaubos ng pera eh. Kasi may ginagawa kami ni Ralph, naubos na pera namin pag naghihintay ako. Parang alam ko yun, nasa Antipolo ba yan? Ito kasi, parang sinimang pre yung lahat ng
yung lahat ng oras mauusong, pre. Kakahintay sa pastor ka, pare. Mauusong lahat. True. Bilang oras, pati pera talaga. Hindi, ano nga eh, pag, lalo, pag broken time minsan, pag wala na masyado ginagawa, recta in between yung iba eh. May dalang para. Basta kasi kami, ang mga favorite color lang namin, cool tsaka dilaw. And, minsan puti. Kaya, basta alam mo kung ginaganito yun eh. Hinahatak. Ito after wedding. Sa after wedding, ano yung usual na pampalipas oras yung or ano? Yung ginagawa? Yung mga ilang sinabi. Ngayon yung mga kaming trip ngayon tatlo, sani ko yung bilyar. Bilyar talaga? Ayaw sa nyo kasi, bilyar lang. Bilyar. Ilan ng bilyar? Hindi minsan ano, pag, yeah. Ito sa kay Ralph, lalo na pag sunod-sunod, kaya 3 days, 4 days straight. Ayaw. Matik yun yung pang 4th day may kain. Ayaw. Or parang, pag kaya pa, like, buhay pa, may onti pa nun. Pro na pro ah. Shout out! Ganyan. ganyan. Kala mo sumasargo ng ano eh. Yun yung mga, marami kami mga trip ngayon sa buhay. Kakain kami, magbibilyar kami, minsan nag-iinom kami. It's more of para lang din ma-unwind lang yung utak nyo. Para at least, you know, kasi ay pa kayo, parang pag, marami pa kami parang mga weddings or work ng pagsasama-samahan pa rin. And minsan kasi syempre, parang hindi naman kasi lahat ng bagay eh, lahat natatap sa usap ng wedding. Oo. May mga bagay-bagay na parang hindi naman comfortable pag-usapan sa wedding. Then yung parang minsan we try to do it, you know, outside different environment. Oh, minsan nga balo eh. Kayo kalaro kong tatlo eh. Pag- Yan. Malakas yung Aling Joy. Shoutout kay Aling Joy. Malakas si Derek yung malakas yung debater. Nadurog yung cypher niya. Diba, yung camera pa mapatay eh. Papalitan na namin yun, di masyado magaling eh. Di masyado magaling. Ay, hindi, papalitan na namin yung D-Vader pagdating ng alas 10 ng gabi, di na nagsasalita. Si Mika na yung naglalaro. Si Mika na yung naglalaro. Ay, ganon, Derek. Marami kang unreleased video, ha? May naisip akong tanong kasi ano eh, lalo pagka pagka gusto mo mag-start ng sarili mong studio, parang katulad din sa mga artisto eh, paano mo pepresyuhan yung gawa mo? Paano mo mag-gauge kung gaano ka mahal ka maniningil sa client? Kasi hindi naman ito pinag-uusapan, di ba? Parang bihira nga pag-usapan yung ganito eh. Na paano actually mo isa-service yung isa-showcase yung sarili mo sa clients na ganito yung presyo mo. Paano nyo pinoformulate yung ganun? Cost. Yeah, iragga mo na rin. Hindi ko yung parang pinaka-establish ko sa atin. Start ako, pinutin ko siya ng parang comfortable ako right na yun, outside ng pinalis ko yung parang may TF ko and everything. Magiging comfortable ako doon. So, I started with 35K service lang. Pero kasi syempre, yung 35K na yon, syempre parang more of introductory lang naman siya na price. Kapag sa industry, syempre, more on, bubuo ka talaga ng portfolio and everything. Pero syempre, I always tell my team naman, kahit sila road ngayon, sinasabihan ko sila na kung mag-start na kayo ng isang session na parang hindi na rin masyadong mababa. Kasi ako kasi, maraming extra. Pero marami rin kasi magaling. Pero siyempre, kung nag-start ka na masyado kamura, mahirapan ka na rin tumangat. Oh. So, lahat tayo dito, let's really, lahat naman tayo dito gusto natin kumita. And gusto natin makaipon. So, hindi naman tayo nagtatrabaho lang para lang sa dahil. It's more
business-wise na rin naman tayo dito since we're 18 na rin naman. So, yun. It's more of, kailangan mo lang talagang engage yung sarili mo kung saan ka comfortable. Kasi, for example, si Robby, at saka nari at 45, doon siya comfortable eh. And if finds naman na, kahit naman na mag-upisa siya, mag-presyo siya ng 90K, wala namang problema yun eh. Kasi, as long as nandiyan siyang client na magpubook sa kanya ng 90K, regardless of how short or how long na yung credibility niya dito sa industry na to, eh, tama yung presyo niya. So, kung mag-upisa na hindi na tama yung presyo yung pricing niya, if wala nagbubook sa kanya. Something like that. So, parang, hindi mo rin talaga masasabi sa sarili mo na tama ba o mali yung presyoan mo eh. It's more of yung market, yung client, yung makikita mo na, ah, okay, bubuko to. Okay, bubuko to dahil mahal to, pero dahil mahal to. Ay, mahal to, pero magaling talaga. May nagsabi sa akin, ano siya, part of market psychology na, kumbaga, doon ka nag-price point. Kumbaga, kung sino yung kakagat doon, yun yung para sa'yo na client talaga. Na regardless na mahal yan, mura yan, basta pagka maganda yung output mo, yung deliverables mo, kahit anong presyo yan, pag ikaw yung trip ng client, ikaw yung trip ng client eh. Pati, ito yung sinabi rin sa akin, na kahit doon sa artist side nga, na pagka mas napresyuhan mo siya ng mas mahal, kumbaga, ang insights ng clients or kunwari yung bibili is parang valuable talaga siya. Kumbaga, regardless sa ano mo, sa lahat ng experience mo, kung sabi mo nga kung bago or matagal na, pero pagka ano, yung insights niya talaga, isiisipin niya sulit yung ganong presyo kasi nga, ano eh, parang premium price, kumbaga, premium price yung mararamdaman niya. And yun yung dapat mong gawin, yung responsibility mo na ibigay din yung premium. Kasi yun nga yung gusto mong market, yun din yung gusto mong output. Di yun din talaga yung i-mindset mo na itatarget na ganun price point. So yun, yun yung, may nagsabi sa akin, nakalimutan ko sino eh. Tama yun, kasi siyempre, ilan na lang. Ilagay sa parang POV na parang, sabihin natin, bench tsaka LB. Diba? Napakalaking lahat sila established na brand sila. Wala naman akong parang dinidiscredit with both of them. Pero alam natin na pag sinabi mo yung eh, parang yung gravity ng team itself, ng brand itself is far, far premium than the bench. So parang ganun. Siyempre, pagka mas mahal ka, may expectations na inihingi sa'yo yung client mo. Na parang yung room mo for error is dapat close to none or maliit. Unlike doon sa mga price point na parang like let's say bench. Since alam mo naman na medyo mura lang to, don't expect top tier quality. Because yun parang gets mo na yun eh. Magbabayad ka na mura pero i-explain ka ng parang quality sobrang ganda. Wala namang ganun na dito sa mundo. If meron man, sobrang hidden gem. So, ano yung Derek? May sinasabi ka yata? Pogi ako. Pero, meron na rin kasi parang, tingin ko lang, may standard na ito na rate pa yung start ka. Tingin ko lang, may ganun eh. Feel ko lang, parang 35K hanggang ngayon, parang ginagamit yung ganung presyo, pre. Na pag nag-start ka, 35K ka agad. So, lahat ng bagong studio ngayon, yung tingin ko doon din doon yung base eh. So, depende lang yun sa... depende lang yun kung matagal ka na, ganyan. Siyempre, magamang tumatanda yung studio. Gusto ka nga na-speed. Kasi alakin yung ano, pakete. Yan. May ano ba kayo? Dream destination. Wari, gusto nyo dito mag-shoot. Wedding. May naisip na kayo. Saan? Sa akin,
Ikaw muna, Ralph. Ikaw muna. Or Rob. Rob, ikaw muna, si Rob. Si Rob muna, si Rob. Locally. Dalawa eh. Locally, gusto ko mapag-shoot Balisin. Eh, ito lang Balisin ang Ralph din ngayon. Napa. Ah, hindi ka lang kasama, Derek. Hindi lang pala kasama. Ano ba kasi? Nalaman tuloy. Nalaman tuloy. Sorry. Balisin, locally. Tapos, internationally, kahit alam ko sobrang far, ano, far off na ito, US. Saan sa US? Any state naman sa US. Any state. So, mapag-try kasi yung western side ng wedding eh. Mm. Kung paano yung workflow doon, gano'n. Anong nangyayari doon, gano'n. Hmm. Ano lang, sobrang ganda ng parang ano, western side ng wedding sa ibang bansa. Parang nakapag-try na rin kami before ni JJ. Yung boss J dati sa LA. Sobrang parang photopetics lang, sobrang relax lang. Pero mas parang ano sila, party-party talaga. So, after yun party parang, talaga. Party, so parang yung reception talaga yung sobrang pinapaikli. Dahil talaga after party talaga importante sa kanila. Parang kasi yung 7:30 nag-after party na sila. Yung parang for me, parang sobrang kaya. Kasi parang napaka-unconventional nung ginagawa na wala silang program na pinapollow. Unlike totoo, here, totoo. Ang kailangan ganito. Sila kahit na strap it out. Kasi importante is mag-enjoy yung guest nila. And sila mismo. Yun yung parang definition nila ng perfect. Oo. Pero ayun nga, ako maiba. Doon naman sa question mo sa dream destination ko, Iceland lang naman ako. Ano, Egypt. Yun lang yung parang pinaka-goal ko talaga. Like, not necessary naman na makapunta doon just to shoot. Wala ko like, sabi ako, makapag-vacation lang doon, Egypt, Cape Town, Iceland. Pero, solid doon. Eh, yung mga pangarap natin. Kasi medyo may hindi Indiana Jones na mga ganda nga dun, promise. Parang nakuha tayo ng mga ano doon, mga ano, ganun lang. Ano yun, Derek? Hindi ko sumay ng comment, kaya gusto sa hindi. At least ako, abot ko. Sa donkey pa yun. Joke lang. Sa donkey ako. Ikaw naman, Derek. Gusto. Ikaw, Derek. Siya, isin ako, Australia rin ako, nakapag... Siguro, ano? Pero ano ba Switzerland? Yung bundok na ano. Kasi yung view maganda. De, pero nga yung kasi yung mga na-edit ko ang clients nga lalo sa US, wala talagang program, wala kang preps eh. Ano lang, ceremony ano na, reception. Ang haba ng receptions nila. Hindi, walang ano, masyadong post-nap. Walang ganun eh. Sa atin lang talaga. May tanong ako, Len. Tanong ako, Selen. Saan mo gusto ikasal? Kira lang. Yan. May dapat yung ikasal ano, muna. Pero, Len. Ikaw muna, Len. Yung host muna yung tanongin, no? Sino? Oo. Alam ko narinig. Narinig na yung ulan. Nakatakbi mo. Sa mga gusto ikasal, Lele naman, parang kaya yung like 100 million in your bank account. Anong dream day? Ano mo? Dream wedding mo? Sa akin, ano eh, ang isang dream wedding ko talaga, elopement, na ano, na sa saan, it's either gusto countryside or ano. Ayoko beach eh. Sobrang ayaw ko ng beach kasi pawisin ako eh. It's either countryside or kung kaya na ibang bansa, why not sa ano. Maganda rin ng western ano, countries eh. Kung kaya eh. Kasi gusto ko pag ano, yung intimate lang. Ayoko yung sobrang dami ng tao. Iba ko kasi, ito ko kasi yung ulap eh. Ayaw niya yung atalang ng development. Gusto niya yung... Naka. De, pag dito naman sa ano, basta medyo
ano, parang intimate yung setting pag dito sa Pinas. Batanes. Pwede, pwede rin, no? Pero may tanong ako dyan, Alin. Ano? Bago tayo silayo, invited ba? Meron kasi kami itong tropa, hindi kami invite sa kasal, eh. Oo. Ako nga, ako rin, parang nagsabi lang. Buti nga sa'yo nagsabi, tol. Sa amin nalaman na lang namin, kinasal na. Oo. Hindi, sabi lang niya ikakasal siya, pero hindi niya sinabi kung kailan. Yan. Yun lang. Kahit nga, kami nga eh, kahit nga sa parking lang kami, makita lang namin siya okay na eh. Wala eh. Ito ah, sabi ko ulit, lagi ko sinasabi din malawa, Rajli, Robby, magpapakasal ulit ako. Recorded to ah, recorded. Papakasal ka ulit. Hindi, sabi pa rin. Pero, about 5 to 5 or 10 years from now. Ayan. Invited na kayong lahat. Recorded pa. Pati yung sis. Ano ba yung sis sabi ko? O, ganun tol. Sabi mo, una, siya sinabi ko, 5 years from kinasal ka, 2021, so dapat 2026. Ngayon, ba't naging 5 years from now? Pinag na 5 years, 5 years, 5 years namin. Oh, yeah. Oh, ano ba? Ayan, iba naman, yung isa naman tanongin natin. May tinghun ba? Tanong ng madlong people yan. Tanong ng madlong people yan. Pare-parehas kayo ng tanong mo ron. Walang tinghun. Walang tinghun. Ay, ano nga ba yung tinghun? Ano muna natin? Sagutin natin, ano yung tinghun? O, Robby, go. Hindi naman alam ng listeners yung tinghun eh. Tinghun, para siyang sa Pilipino pamamanhikan. Sa Chinese? Oo, sa Chinese. In, ano, parang same na same na parang papakilala mo yung both sides of the family. Parang, may ano kasi yun eh. Hindi siya, well, let's say program flow. Parang papasok sa bahay yung side ng groom. Ginaganap usually siya sa bahay ng babae. Ah, in the old times. Pero dahil ano na tayo, modern na tayo ngayon, sa mga ballroom, hotel, doon na lang ginaganap, or restaurant. So parang yung restaurant, yun yung bahay nung girl, nung soon-to-be wife. Papasok yung family members ng groom. Daddy, mommy, auntie, uncles, yung groom mismo. Tapos, isa-isa papakilala yan. Habang naka-showcase yung mga, sa harap, habang naka-showcase sa harap yung mga jewelries, mga like earrings, rings, necklace, bangles. Parang ano yun eh. Gift-giving din at the same time. Exchanging of, ano, ng mga jewelries. Tapos dapat by pair lahat. Pati mga damit. Nandun din, naka-showcase din yung mga damit nila. Tapos may mga sweets. Basta lahat ng nangyayari sa tinghun, ano, by pair. Yung mga nandun sa harap. Tapos, ewan ko kung bakit kailangan paatras lumaglakad yung bride habang papasok siya. O nga, bakit tapos, kaya? Tapos, nakaalalay sa kanya yung parang isang tita na parang nilook up niya. Yun ang di ko alam kung bakit kailangan nakatalikod. Tapos, after maglakad hanggang sa baba, iikot siya ng 3 times. Yung di namin alam kung bakit. Baka sama sa tradisyon eh, no? Di ko alam eh. Di ko rin alam eh. Di rin namin alam yun. Pero yun yung laging nangyayari. Tapos yun, parang kain na. Ganun lang. Pero parang reception na after. Parang kasi di naman yung gusto mo, pero hindi naman yung gusto mo, sir. Alin? Paul? Pwede rin naman. Wala naman tatanggi doon. Kadalasan nga, ano? Pagka tinghun. So, bakit walang tinghun? Ako personally, parang kami as a couple, parang hindi na namin kailangan doon. Kasi parang is for, parang alam naman mag-show off eh. Show off mag isa't isa. May papakita niya lang sa ibang tao kung like, ano yung stability ng life and everything. Parang for me, unnecessary mo siya.
Kaya, libre kasi si Mawa si Don, most likely, almost 1MD naman. Or kahit sabihin natin, small ang tinuhon na just big tables. Gagastos ka pa rin yan. So, parang, for me, unnecessary na ta. Might as well put na lang the resources na gagastos namin dyan. So, wedding. At the end of the day, hindi naman parang, for me, hindi naman siya parang, hindi naman siya parang for me important. Para sa akin. Oh. Pero siya, I can't speak for all the Philchai community out. So, may mga iba na parang super traditional with regards to that. Kami, hindi. Awa naman din. Swerte na lang din ako, siguro na yung fiancé ko kasi hindi rin naman sila nanghihingi ng ganun. So, pwede na lang din. Kasi kung nagkataon, wala tayong choice. We have to parang pa. So, may naisip ka ng photog kasi nakukuha. Actually, naisip ko din. Sinubin sana. Sinubin na. Kaso ang bagal maglabas ng photos eh. So, ah, yun lang. Yun lang. Ano ba nagbigay mo nun? Ha? Okay. Di, meron ng book yan? Book. Wala yung mga nakuha na photo video mga friends natin sa industry kasi parang yun naman din yung mga gusto nung yung gusto nung fiancé ko. And so actually parang kahit sila Sam, sila Woodstock parang hindi ko rin sila pinag-work kasi parang gusto ko mag-guess sila para at least kahit once you know makasama natin sila na hindi lang din forward and super join nila. Kahit sila Robby, sila Derek, sila James. Hindi natin sila ano, gagawin for putting prayer on the day. Gusto ko mag-enjoy lang talaga sila. Derek, may groomsmen siya eh. Naka-fagio eh. Kaso ang problema yung mga was-was, mga kakad lang sa buhay. Ito. Di ba na sila sa Thailand? Ha? Or, hindi ba lagi na sa Thailand? Ano ba? Thailand ba yun? Thailand yung... Pinapunta mo palagi, recently? Yung napunta ako last Vietnam, pero nakapunta Thailand. Di ba? Thailand? Nga lang. Tignan mo yung Thailand. Sobrang init pala doon. Sobra. Pangit nung... Sobrang init pala doon. Grabe kasi ang ano daw, ang air quality ng Thailand. Grabe pollution. Kaya... Grabe yung init. Iba init doon eh, parang... Ang lagkit na ewan. Parang nasa Las Casas, ano, Bataan. Oo. Oh, all day. Training palagi. Alam mo ba, Alec, kaya sa sobrang init si Derek, pumunta sa kabilang table. Kasi, ano, alam mo yung context lang. Pumunta mo na lang, Sir Rob. Inside joke. Sa table, sa table, sa kabilang table. Okay, geto kasi yan. Basically, so Thailand, legal ang mga bagay-bagay. So, alam, gets nyo na yun mga viewers. Basta legal ang mga bagay-bagay doon. Nakaganon na kami. Nagbibillards lang kami. May time na nawawala yung cue ball. Kasi nawawala siya doon sa table. So hinahanap namin. Check na namin lock ng pockets. Wala doon yung cue ball. Bigla may isang taong humirit. Pangalanan nating Derek. Sabi at all, alam niyo kung nasaan. Ayun, nasa kabilang table. Siyempre, may ginamit kaming pinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas, pero doon legal. Tawa lang kami ng tawa. Oo, parang pakababaw lang naman ng context na yun. Pero parang dahil, siguro, hindi tawa natin doon. Hindi naman siya parang sobrang big dito. Pero nga, dahil nga doon sa substance na yon, parang lahat ng gawin namin, lahat nakakatawa. pero wala talaga, pag ikikwenta mo siya dito normally, parang napakawala niyang set. Walang kwenta, pero parang sobrang, ewan ko, kung bakit talagang may sira na yun. Buti hindi siya sumargo sa kabilang table. Pumunta kayo sa ano eh, sa Ancient City nakita ko eh. Ancient City ba 'yon? What a room. Yung malaki?
Ay, hindi. Oh, Wat Arun lang kami pumunta eh. Ah, oh, Wat Arun, oh. Mainit din dun eh. Sobra. Lataman siya ka tayo. Lata ka, yeah, oh, lat. Yeah, next time, parang nagpa-plano kami ngayon na wag naman sana sa mga mainit na bansa kasi napakainit eh. Pero okay, na-enjoy naman namin yon yung trip na yon. Parang sobrang, kahit mainit at may mga nag-aaway along the way, parang nag-aaway. Parang na-enjoy naman din namin yung trip na yon. So parang pumutip naging kami. Naging breather din siya eh. Oo, oh, na-relax din yung wala na. Parang sobrang hectic din nung January. Kasi kakapasok pala ng January, medyo busy. Yun yung tinatanong ko sa inyo nun eh, di ba? Tuloy-tuloy shoot nyo. Parang... Oo. Tapos, di pa tapos yung January, sa Thailand pa rin kami. Kumbaga parang ang daming memes nangyari nung January, di ba? Mahaba yung January nun eh. Oo, sobrang haba nung January. Parang ganun, kasing ganun din yung naramdaman namin. So parang naging breather rin yung trip namin to Thailand. Sa ano, sa Vietnam, try nyo, lamig pala dun. May winter season pala. Na hindi ko alam. Yun nga, yun yung balak din namin. Next destination. Oh, okay. Vietnam. Hindi ko inasahan na ganun kalamig. Kala ko, ano lang, lamig Baguio, Baguio lamig lang. Ano lang, Tagaytay. Iba eh. Iba yung lamig eh. Manginginig ka. Bakit mong sumama sa amin next time? Bago sumama ko. Di kayo nagsasabi. Ayan. Hindi ka naman nagtatanggap. Ang sama si Allen, Ralph, Rob. Meron ang gano'n kasi Yula. Yan. Yula. Yula. Tatlo kami doon. Tatlo kami. Yula pa. Okay, tapos na. Siguro okay na yun. Yula. Tapos na. De, ano, may tanong ka pa ba, Derek, sa ating mga guest natin? Sa kanila naman, it's more of like, parang tingin ko na nakilala ko sila ng dalawa. And siyempre, ikaw rin din. Yun lang. Parang naiiyak ka. Ilabas mo na. Ilabas mo na. And then, bago tayo magtapos siguro, ano? Promote na lang. Promote niyo yung mga pages niyo sa ano or business niyo. Ayun, sige. Sino mauna sa inyo? Derek. Derek muna. Co-host. Si Derek muna. For my wedding photo, Noven, it's N-O-U-V-E-N, and for my architectural design studio, it's Desenyo, guys. D-S-N-Y-O. Yon sa amin, guys, we love yan. So, hindi naman kami mga masyado magagaling, pero pwede na, makakausap with us. So. Sobra humble. Sa akin. Sa akin, pa-follow na lang sa IG, Robby Menes Photography. And pwede na rin siguro ipasok yung TikTok. Rob Matthews 9. Kung may mga friends tayong dyan or viewers na nagva-Valorant din, follow nyo lang yung TikTok ko. Wow, ah. Parang may isip ko, ha? Parang po, tour na message na drawing to. Ay. Ayaw nga, no? Tournament. Pwede. Yan. Ay, marami nagbabalo na guest ko. Pwede. Yan. Drawing mo na rin. Siguro, ano, Len, parang ano lang, kaya rin, balak mo magpa-tournament. Start mo muna sa mga, ano, scrimmage, ganun. Oo, pwede, no? Pwede. Umbisa ko na. O, limahan. Price pool, ano naman price pool? Hindi, jowa. Merch! Merch mo! Nalugi pa nga. Alin, bad trip. Sorry. Bad trip ako sa'yo. Walang kasha saan sa merch mo. Ah, wala ba? Oo, 3XL, hindi kasha? Hindi. Ah, hindi ba? 25 lang yung width eh. Baka may 27 ka dyan. Hindi, next release, magano ako. 27. Yan. Yan. Then, ito, Alin, mag-adjust. Ha? Kami ang just lumiit para kumasa sa'yo.
Pwede rin naman. Oh, Derek ko. Oh. Ito pa. Pang-gym na kasi. Ayan. Ang ulit niya eh. Pang-gym eh, di ba? Eh, pag gano'n, baka, baka may kong Tumblr. Ito, may sticker tayo. Baka naman pwede magpa-sticker. Oo, okay. In-ratio yung host. Naggawa tuloy, nag-isip tuloy ng merch na ano. Nagpa-Tumblr. Oh, ano, pwede rin sticker ah. Ah, oh, sticker, sticker pwede. Pero dun muna sa ano, sa t-shirt. Pero may mga sticker, may stickers na to eh. Kasama eh. Ano talaga? Kaya okay na rin. Pagka ano, bubuhin ko siya ng sticker pack pagka yan. Naubos. Basta pag nag-request ako, tol, si may co-host ka, di ba? May co-host ka niya. Tatago na natin sa naka-rich boy. Kailangan mo siya gawa ng sticker kasi ano mo siya, co-host. Oh, baka pwede nyo sa pili ko, Dan. Iconic one. Sa kan... Sorry, wala na to. Ako nga, wala na, bre. Oo nga, wala na nga. Pwede kitang bigyan ng mga lumang picture. Ay, yung ginamit ko sa kanya, ganun pa rin. May nunal pa siya. Thumbnail niya. Yung thumbnail mo. Ginip ni, ano pa, may kanto kayong bisiga dyan, ha? Kala mo matangkad. Ayun, siguro tapusin na natin. Salamat, Ralph and Rob, sa pag-guest, pati si Derek, pag-co-host. So, ongoing pala. Ongoing pala yung merch namin. Yung unang labas, collaboration with Kenzero Art. Solid na artist din yun. Tapos, sakto, kakatapos lang ng art fair, kasali din siya dun. Tapos, yung second naman na collab yung suit ko, yung Baybayin. Kakolaboration ko naman si Lloyd Zapanta. Paubos na rin sa Shopee. So, available yan sa Shopee, lahat ng merch natin. And for more updates, feel free to follow Dinato Drawing Podcast on Facebook, Twitter, IG, Instagram. IG pala, Instagram na. Spotify and YouTube yan. So, follow nyo na rin. Tapos, follow nyo na rin yung mga socials ng mga guests natin. Lalagay ko sa description box ng Dinato Drawing. And pala, nakalimutan ko. Next episode ko na babasahin yung ano, yung nasa Google Forms. Kasi, sabi ko kasi, pwede silang magsulat ng mga manifestations nila tsaka drawing sa buhay. Tapos, rants kung gusto nyo. Or kung gusto nyo mangingi ng advice, pwede rin. Kasi yung last episode, puro ganun eh. Puro rants yung pinagsasabi nila. Kaya yun. Pwede kayo magsulat sa Google Drive namin, sa Google Form pala, na nasa description box din dito sa Spotify tsaka sa YouTube. Ayun, salamat Ralph and Rob, Derek, sa guest ulit. Kita-kits pag nagkita ulit. And ano, no? Vietnam ba? Yan. Ah, yan. Yan. Ibook. Ah, wala din advance. And then yung ula. Congrats in advance. Ah, tanga. Sige. Basta po magpo-propose ka. Or ano nasabihin mo ah. Para hindi po makalimutan. Or Robby or Jess. Congrats in advance. Ayun na. Ayun na. Cakes. Ayun. Sige. Salamat. Salamat ulit. Ingat. Peace out. See you.